Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pagtitipon natin sa ngala ni Jesus. At upang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito, sa pagpapasalamat kay Santo Padre Pio, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko, sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig, anupat linisan niya ang tanang bagay sa daigdig, upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami naway tumatahak sa iyong landasin, ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga Sikyem at Betmilo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikyem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Huatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Herisim at humiyaw, "Mga taga Sikyem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, 'Ikaw ang maghari sa amin.' Sumagot ang olibo, 'Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo.' Sinabi nila sa igos, 'Ikaw na ang maghari sa amin.' Ngunit sumagot ang igos, 'Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo.' Kaya sinabi ng ubas, 'Ikaw na ang maghari sa amin.' Sumagot ang ubas, 'Sa akin ang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao.'
kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang magahari sa inyo. Kaya sinabi nila sa dawag, ikaw na nga ang maghari sa amin. Ang sagot ng dawag, kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon, ang bigay kong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalo mo siya ng iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at yon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ang iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa sa isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing-dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lamang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng ikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi-isang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo.
Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lamang pong gumawa ang mga huling dumating samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lamang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo, tayo po ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbibindisyon sa aklat ng mabuting balita. Ang lahat po ay magsiupo. Father Oka Andal, ang ating rektor ng National Shrine at Parish Priest ng parokya ng Santo Padre Pio, mga kapatid kong pare, mga minamahal ni Jesus na kasama natin ngayon at ang mga nakikinig sa Facebook Live dito sa 9 o'clock Healing Mass. Welcome sa National Shrine ng Santo Padre Pio. Ang pagpunta niya rito ay biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Aantayin ko kayo next month uli. Sapagat sa next month, September, kapistahan ni Santo Padre Pio. September 23. Huwag kayo mag-a-absent. Sapagat napakahalaga ang kapistahan ni Santo Padre Pio sa darating na buwan. Kung kaya't mahalaga para sa atin na bumalik, magdasal, at ipagkatiwala ang sarili natin sa Diyos. Dalawa ang binibigyan diin ng ating ebanghelyo. Kung kaya't sinabi sa atin ang mabuting balita ng Panginoon, good news. Ang dalawang ito ay napakahalaga para sa atin sapagat ang dalawang mensahe ay baon natin pag-uwi. Ito ang ipapahayag ninyo, ito ang kwento ninyo sa inyong mga anak, sa mga kasamahan sa opisina, ang dalawang aral sa ebanghelyo natin ngayon. Una, nang lahat sa atin, sa buhay natin, ay panyaya na galing sa Diyos. We are all invited by the Lord. Kayo po na nakikinig sa akin sa Facebook Live, sino man sa atin, kasama natin dito sa National Shrine, hinagsisimba, lahat tayo. Pangalawa, isa lamang ang antimpala sa panyayang ito ng Diyos. Isa lamang, na tayong lahat ay maligtas. Na tayong lahat maging kasama ng Diyos. So ito ang dalawang pag-aaralan natin ngayon. Ito ang dalawang mensahe, good news para sa atin. Lahat tayo na inaanyayahan na pagsumikapan sa tulong ng biyaya ng Diyos, na makamtan ang paghahari ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos, na makasama tayong lahat sa langit. Lahat tayo, anuman ang katayuan natin sa buhay, mayaman o dukha, may pinag-aralan o wala, bata o matanda, may asawa o wala, malusog
at may karamdaman tulad ninyo na kasama natin ngayon, may sularanin sa buhay o may pinagkakaabalahan, pare man o laiko, tayong lahat ay tinatawag ng Diyos sa buhay ng kabanalan. Ang isang taong banal ay kasama ang Diyos palagi. Iyan ang dahilan kung bakit nandito ngayon tayo, sapagkat kahit kayo ay may sakit, masasabi nyo, kasama ko ang Diyos. Ang hirap na aking nararamdaman sa nararamdaman ko ngayong sakit, kasama ko, katuwang ko ang Diyos. Pakinggan natin uli ang panyaya ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos, sinasabi sa Ebanghelyo, ay tulad nito. Lumabas ng umagang umaga may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Lumabas siya muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang mga nakatayo lamang. Sinabi sa kanila, pumaroon kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karapatang upa. Lumabas na naman siya na mag-ikakalabing dalawa ng tanghali at ng mag-ikatlong ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang ikalimang ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng iba na walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo nakatayo lamang buong maghapon? Wala pong magbibigay sa amin ng trabaho. Sagot nila, at sabi, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Mga kapatid, tingnan nyo, paulit-ulit, sinasabi na may-ari ng ubasan, pumarito kayo, halik kayo, ano ang oras? Mabibilang ba natin ang mga pangyayari na tumugon tayo sa paanyaya ng Diyos? Tulad na narinig natin sa Ebanghelyo? Pwede. Mabibilang natin ang mga pangyayari sa buhay natin nang Diyos ay palaging, halika kayo, magpaparamdam ako. Tumugon tayo sa panyaya ng Diyos sa pagsimba ngayon. Ang pagpunta nyo rito ngayon, kahit may kahirapan, saan man kayong probinsya, o kayo nakikinig, hindi lamang sa national Facebook, o kaya sa international pa, tayong lahat ay inaanyayahan dito sa National Shrine ng Santo Padre Pio. Tumugon tayo sa panyaya ng Diyos sa pakikinig ng kanyang good news. Tatanungin kayo ng mga anak ninyo, Daddy, ano pong good news? Iyang nakasulat yan, ang bit-bit nyo, baon ninyong good news sa inyong mga anak. Ah, anak! Dalawa pa lang sinasabi ng Ebanghelyo. Tayong lahat inaanyayahan at iisa lamang ang gantimpala sa atin sa langit. Tumugon tayo sa paramdam ng Diyos sa pamamagitan ng inyong karamdaman. Maari kaya na nagparamdam ang Diyos, sabi sa inyo, oh, nakakalimot ka na sa akin. Hindi ka nagdadasal, hindi ka nagsisimba, hindi ka nangungumpisal, hindi mo ko naaalala. Kung bibigyan kita ng ganung sakit, maalala mo ako? Mga tanong sa buhay natin, kayo na nasa wheelchair ngayon, kayo na may sakit, may dahilan ang Diyos sapagat ito'y paanyaya sa inyo ng Diyos. Sa pamamagitan ng inyong karamdaman, nalaman ninyo sino talaga nagmamalasakit sa inyo. Ang iyong anak na kahit may trabaho, oras paggabi, inaalagaan ka, mahal ka pala ng Diyos. Sa pamamagitan ng inyong caregiver, alam natin na sila'y pinagpala ng Diyos upang ipaalala sa iyo na mahal ka ng Diyos. Tumugon tayo sa panyaya ng Diyos na makipagbati sa sino man may samang loob ka. Marami pang mabibilang sa ating buhay na totoo nga, hindi tayo binabaliwala
ng Diyos. Patuloy ang kanyang pag-anyaya tulad na narinig natin sa Ebanghelyo. Pangalawang aral sa Ebanghelyo narinig natin ay nagsasaad sa pangalawang bahagi ng Ebanghelyo. Ito'y patungkol sa pagtanggap ng nararapat na sahod sa mga pinagtrabahuhan. Sabi ng sa Ebanghelyo, pagtakip silim, sinabi na may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa mula sa huli hanggang yung nagtrabaho buong araw. Ang mga nagsimula ng ikalimang ng hapon ay tumanggap ng tig-isang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, idakala nilang tatanggap sila na may higit doon. Ngunit, ang bawat isa tumanggap din ng iisang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila na may, sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang ginawa ng huli. Samantalang maghapon kami nagpagal at nagtiis ng pagtatrabaho, bakit naman po pinaparapareho mo ang upa sa amin? Totoo nga naman. Tila'y unfair ang may-ari ng ubasan sa pagbabayad ng sahod. Ngunit, ang aral sa atin ay hindi tulad ng iniisip natin. Ang gantimpala ay iisa lamang. Kaligtasan natin. Iisa lamang ang ating pinagtutuunan ng pansin. Makasama ang Diyos. At kasama tayo ng Diyos. Ayon sa Ebanghelyo, sinabi na may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kaya hindi nadaya? Hindi ba't magkasundo tayo isang denaryo? Kunin mo ang ganang isa iyo at umalis ka na. Hindi mo sa ako po ay member ng CWL. Dapat kami nauna. Kayo ay ngayon lang. Hindi. Para pareho tayo sa mata ng Diyos. Mga kapatid, sa harap ng Diyos, tayong lahat ay mga anak niya. Ayon kay San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, sapagat ang Diyos ay walang kinikilingan. Sapagat pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa ating lahat. Ito din ang sinasabi ni San Pedro. Ibinukas ni Pedro ang kanyang bibig at nagsabi, totoo ngang naunawaan kong ang Diyos ay hindi nagtatangi sa mga tao. God has no favorites. Subalit ang bawat bansa, ang taong may takot sa Kanya at gumagaw ng katwiran ay Kanyang tinatanggap. Tayong lahat. Isa lamang ang panalangin natin. Alam ko na kayo sana mawala lang sakit ko. Tama yon. Magkaroon ng trabaho. Tama yon. Magkaayos kami ng may asawa at mga anak ko. Tama yon. Ngunit iisa lamang ang ating panalangin. Na sa buhay nating ito, hari nawa, matapos ang buhay natin. Naalala ko isang pare, sabi sa akin, Arts B, finish or unfinished, submit your paper. Ang ibig sabihin niyan, sa buhay natin, darating na tayo'y magbibigay ng ating buhay sa Diyos. Finish or unfinished, submit your paper. Ibig sabihin, matapos ang buhay natin sa mundong ito, sa langit ka ba? Ang gantimpala ba ay sa'yo? Yan lamang. Sa lahat ng hinihingi natin, iisa lamang, sana po tayo magkakasama ngayon dito sa National Shrine, magkakasama tayo sa langit. Isa lamang. At nakakatuwa. Kayo na may sakit, walang sakit, may problema, pari, obispo, laiko, may asawa, walang asawa, tayong lahat, iisa lamang ang hinihingi natin. Na sana matapos ang ating buhay sa mundong ito, langit ang gantimpala. Mga kapatid, marami tayong pinagkakaabalahan. Ito din ang sabi sa atin. Marami tayong pinagkakaabalahan. Ngunit,
isa lamang ang inihingi sa atin at ito ang turo sa atin ng ating patron, Santo Padre Pio. Ano sinasabi niya? Do not worry over things that generate preoccupation and anxiety. One thing only is necessary: to lift up your spirit and love God. May mga cellphone kayo, pwedeng i-shoot nyo yan. At pwedeng yan ay ipag-text nyo, sapagkat ito ay pagbabahagi ninyo ng paanyaya. Di ba? Inanyayaan kayo ng Diyos. Nagsimba kayo dito. Eh, maliban sa selfie-selfie nyo rito, tingnan nyo, i-text nyo sa iba. Yan. Nag-aanyaya din kayo ng debosyon kay Santo Padre Pio. Hindi lamang pang sarili sa pamagitan ng pag-picture ninyo nang sabi ni Santo Padre Pio, kayo din ang tagapag-anyaya tulad ng Ebanghelyo. Basahin natin sabay-sabay ang lesson ni Santo Padre Pio. Okay, 1, 2, 3. Pagpalain tayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Ang lahat po ay sandaling tumahimik at magnilay. Magsitayo pong lahat para sa panalangin ng bayan. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating Amang Mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob, ihayag natin sa panalangin ang mga kinikilalang biyaya at pagpapala sa ating sambayanan, ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na namuno rito, ang banal na papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatdan ng Diyos ang sangkatauhan na mga leader na naglalaan ng sarili at buong katapatan, nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na nagahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at iyong habag naway ay maging daluyan ng inyong biyaya na magpapalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo na gaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sana ang mga alam
tumalak katinapay gawing dugot katawan mo. Inon, Panginoon, alay sa iyo, nagyumbayang, nagpupulit, nagkakaisa sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin ng iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang gitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang mga alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon ay sa aming ibinibigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ang tanan. Ito ang pinanggagalingan aming ngayong lilingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. Kung Jesus aming sahan, mahal mo kami nanay.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at putuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwagan aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Binglang humalong
O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasat, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asan. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. O sa gabi, kadiliman ni tala ay wala. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, awahin, lingat ng iyong pasanin, ayaking pagagaling. Halina, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami sa ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tayong ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit na Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolchin, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagamamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina po ay nabanggit ni Archb na magkikita-kita uli tayo sa darating na kapistahan ni Santo Padre Pio. At bilang paghahanda po sa dakilang kapistahan yan ng ating patron at pagtulungan po ng University of Santo Tomas Alumni Medical Alumni Association. May meeting po ako sa kanila upang aming idetalye ang gagawing mobile medical mission sa September 10 simula umaga hanggang hapon. Kaugnay po niyan, isa pong special na medical mission ang ating isasagawa, hindi lamang para sa mga bata or pediatrics patient, hindi lang para sa may mga karamdaman sa mata, at iba pa, ophthalmology at saka ENT, hindi lamang yung may mga karamdaman sa panloob, internal medicine, kundi lalo't higit sa may problema po sa yung may mga bukol at saka po yung may bingot. Ano bang tawag doon? Yung mga, yan, yun po yun, alam nyo yun. And they can accommodate 100 to 150 patients. Kaugnay po din yan, pwede po kayong, kung may mga kakilala kayo, pwede po kayong magpa-screen every Saturday before September 10 dito po sa Pambansang Dambana. Makipag-ugnayan po kayo sa aming Charity Social Services Ministry Coordinator, si Ma'am Simple, or pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa aming National Shrine Ministry Head, Sister Divine Fresnido. Sana po, samantalahin natin itong pagkakataon na ito upang maipakita natin ang pagmamalasakit natin sa mga may sakit, lalo na po at yan ay, sila ay malapit kay Santo Padre Pio. Kaugnay din po niyan, atin din pong ipinapaalam na bagamat 100 to 150 cases lang ang pwede nilang magawa sa loob ng maghapon, yun naman pong ibang mga cases katulad ng OB-GYNI, pediatric cases at iba pa ay pwede naman pong lampas diyan. Kaya sana po, kasama din po ang dental. Kaya kung may kakilala kayo na number one, mahirap, nangangailangan ng tulong, ay huwag nyo na namang agawan. Ipamigay na natin sa kanila upang higit nating matugunan ang kanilang pangangailangang medikal. Ito po ay libre ang operasyon, konsultasyon, at libre din po ang gamot. Ulitin ko po, September 10,
Simula po umaga, alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang iba pong mga detalye ay aming ipaalam sa inyo pagkatapos po ng aming meeting sa nangunguna dito sa special medical mission na ito in preparation for the Feast of Saint Padre Pio. Sasamantalahin ko din po ang pagkakataong ito para pasalamatan kayong lahat na nakasama natin ngayon. Kasama na nating pinasasalamatan ang lahat po ng naging tagapaglingkod sa ating altar, mga pari na naglilingkod dito sa ating pambansang Dambana, ganun din po ang ating mga bisitang pari mula sa iba't ibang dioceses and religious congregations. Special gratitude po sa ating Vice Chancellor, Father Josh Shapko, na kasama natin ngayon, and sa nanguna po at nangunguna ng ating pagdiriwang ng Banal na Misa at Healing Liturgy every 23rd of the month, ang kanyang the Most Reverend Gilbert A. Garcera. Palakpakan po natin. Pagkatapos po nito, ating isasagawa ang Healing Liturgy. Sa darating pong October 15 hanggang October 31, meron akong pilgrimage sa mga Marian shrines. Tatlong countries, Spain, Italy, at France ang pupuntahan. So yung pong mga interested na sumama sa pilgrimage kasama ang Arsobispo ng Lipa, ngayon po ay kung gusto ninyong sumama, nandito po si Brother Jeff. Patapos po ang misa, makipagkita na lang kay Brother Jeff sa sacristy po. Ngayon pong umaga lamang ang last, sapagat nung isang buwan, meron na galing sa inyo, nag-signify, ngayon pong umaga lamang ang last na gustong sumama sa pilgrimage. Yan po ang ating pilgrimage invitation, Marian Pilgrimage. So, si Brother Jeff po, na sacristy, matapos po ang misa, lumapit lang po kayo, identify your name, cellphone number, ma-email, kung kailangan po magpadala kami ng brochure, tatanggapin po ninyo. So, yan po ang invitation ng Archdiocese of Lipa kasama ang mga laiko. Magsitayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo po'y maghahanda lamang sandali para sa ating liturhiya ng pagpapagaling na may pagagawad ng langis. May mga available pa po tayong mga bulaklak ng rosas sa likod at sa gilid ng simbahan. Ang sabi ni Padre Pio, puti para sa pagpapasalamat at pula para sa kahilingan. Magsiupo po muna tayo sandali.
Tayo po'y magsitayo, aawitin natin ang awit kay Santo Padre Pio habang ipinapasok ang kanyang mga relikya. Ating unitahin ang buhay na banal ng samparin kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, patnat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Petrechina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag marumba, ang lagi mong paalaala. Palakpakan natin si Padre Pio. Turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Ang prinosisyon ay ang sacred relics ni Santo Padre Pio, kung saan nandiyan ang gloves ni Santo Padre Pio na ginamit, ang mga dugo na patakan ng kamay ni Padre Pio, ang buhok ni Padre Pio, kung kaya't iyan ang tinatawag sacred relics. Kung kaya't po banal at mga gamit na yan na galing pa sa lugar kung saan nandoon si Santo Padre Pio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Magsitahimik tayo at tingin sa Diyos ang pagkanyang kapatawaran sa pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. Lahat tayo, O Diyos ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilapastangan kita, ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubang kaibig-ibig, na ngayon ay inibig ko na higit sa lahat ng bagay, aking kinapopootan ang kasalanan at ngayon gumagawa ako na isang mataimtim na pagtitika na di na muling magkakasala sa iyo, Diyos na kaibig-ibig, at lalayoan ko na sa tulong ng iyong mahal na grasya ang inumang maaring maging daan ay pagkakasala. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ipinadalaw niyo ang inyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at paglingin sa aming mga karamdaman. Suguin mong muli ang inyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapagmagitan sa tulong ng panalangin ng aming mahal na Inang Maria at ng aming patron Santo Padre Pio, pagpalain at pagalingin mo kami sa lahat ng aming karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa't kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo't ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya'y ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol na niya ang lahat ng kanyang pag-aari. Ngunit hindi siya gumaling, bagkus ay lalong lumubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipo niya ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya bumaling sa mga tao, "Sino ang humipo sa akin?" Winika sa kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at itinatanong mo kung sino ang humipo sa iyong damit." At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibhasa'y batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, "Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Mapagpalang umagang muli po sa inyong lahat. Katulad po ng ating laging isinasagawa, ngayon po ay mapapakinggan natin ang healing story ng isang guro na taga Barangay Pagaspas, Tanawan City. Kasama po natin siya ngayon. Siya po ay naririto, atin pong ipinakikilala at ikukwento sa pamamagitan ng ating healing video testimony. Si Mr. Danilo Austria, 49 years old, na pinagaling sa kanyang sakit na colon cancer, stage 3B. Pwede pong makikita yun kasama ang kanyang mga pamilya. Ayan. Kasama po ang kanyang pamilya. Ayan. Salamat po. Narito po siya ngayong umaga, katulad ng aking nabanggit, upang ating pakinggan kung papaano nagtrabaho sa buhay niya ang biyaya at awa ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Atin po ngayong pakinggan at panoorin ang kanyang healing testimony. Isang mapagpalang kwento ang hatid sa atin ng isang lalaki na 21 taon ang guro sa isang private Catholic school sa Tanawan, Batangas. Walang iba kundi si Danilo Austria, o kilala bilang si Teacher Daloy. Pakinggan natin ang leksyong itinuro sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang matibay na pananampalataya. Noon, madalas na akong bumisita at umattend ng mga holy masses sa dambana ni Santo Padre Pio. Hanggang sa nagkaroon nga ako ng dagok sa buhay, nagkaroon ako ng problema, nagkasakit ako. Lalo kong binigyan ng malaking pagkakataon ng sarili ko na mabisita ang kanyang lugar at regular ko na siyang mapuntahan. Nagsimula po yun noong 2021 na kung saan ay lalo kong naramdaman at doon ko nakita ang tunay na pagpapala ni Santo Padre Pio. I was diagnosed with adenocarcinoma, stage 3B colon cancer. Doon po nagsimula na kung paano ako nalito sa aking buhay. Pero sa pamamagitan po ng isang tao na nagbigay sa akin ng inspirasyon at nagpaliwanag sa akin kung ano ba ang tunay na kasaysayan ng buhay ni Santo Padre Pio, doon ako nagkaroon ng idea na itutok ko ang aking sarili sa spiritual process. Dahil doon sa aking pag-attend ng mga healing masses, doon ko nakita na nagkaroon ako ng pag-asa. Isa sa mga dinasal ko sa kanya ay ang sana'y makapagkumpisal ako kahit sinong pare basta nanggaling sa Padre Pio. December 23, 2021 ay ipinagkaloob niya sa akin na mismong si Archbishop Gilbert Garcera ang nakaharap ko at doon ako sa kanya nakapagkumpisal. Until such time na
pumasok na ang 2022, medyo hindi na ako nakakaramdam talaga ng maganda. Pero dahil doon, talagang naramdaman ko talaga ang pagpapala ng Diyos sa tulong ng aking panalangin kay Santo Padre Pio. Sabi ko sa Panginoon, hindi ako dadaing. Ang tanging sasabihin ko sa Kanya, kung ito ang paraan para makibahagi ako sa lahat ng paghihirap mo habang pinapalo ka sa krus papuntang Kalbaryo, ay titiisin ko, gumaling lamang ako. Ako ay na-opera, successful ang operation, nagising ako, pero hindi natanggal yung cancer. Then according to the doctor, ang cancer ko ay halos umabot ng sinlaki ng soccer ball. Pero talagang napakabuti ng Diyos. Lahat ng laboratories under surveillance, negative lahat ang resultang lumabas. Kaya dire-diretso ang aking gamutan. Sabi ng doktor, kung ano man ang mangyari, tatanggalin natin yung cancer sa loob. To make this story short, na-admit ulit ako sa Philippine General Hospital ng November 15. Ginawa muli yung procedure na kung saan iahanda ako para sa operasyon. Dito ko naramdaman talaga ang tunay na higit na pagpapala ng Diyos. Ipinasok ako sa operating room ng 6 a.m. Nagising ako ng 3:25. Nagising ako sa paghahabol ng hininga. Sa tingin ko, konting pagkakamali ng paghinga ay ako'y mawawala. Pero hindi. Nakita ko yung orasan na malinaw, 3:25. Inisip ko na, time of death, 3:25. Pero sabi ko, Lord, huwag po muna. May mga tao naghihintay sa akin sa labas. May mga tao na nagnanais na ako'y gumaling. May mga nanalangin. May isang batang naging inspirasyon ko na itinuloy kong isang anak. Naghihintay siya sa labas. Hanggang sa nabanggit ko ang lahat ng mga santong aking kilala. Hanggang sa pinakadulo ay ang pinakamamahal kong si Santo Padre Pio at ang ating Panginoon. Sabi ko po, Lord, patawarin niyo po ako. Hindi pa nakakasampung segundo ay nararamdaman ko na ang pagbabago sa aking pakiramdam. Muling bumalik ang aking normal na paghinga. Pag-isip ko kinabukasan, doon lumabas ang balita habang binibisita ako ng aking surgeon. Unang-unang sabi niya, it's a miracle. Hindi ako ang nagpagaling sa'yo. Pinagaling ka ng Diyos. This is your second life. Yun pong cancer na sinlaki ng soccer ball ay naging tennis ball na lang. At ang cancer po na nakadikit dati sa pantog ay kusa ng humiwalay. Wala pong nakitang mga lymph nodes, walang nakitang mga bukol, cleared po siyang lahat. Naibalik po ng normal yung aking large intestine, naidugsong doon sa original, at hindi na po inilabas yung aking small intestine. Wala nang tatlong operasyong mangyayari. Matagumpay akong nakauwi, dala ko ang pasasalamat sa doktora, dala ko ang pasasalamat sa Diyos. Ako po ay muling nag-chemo, pero oral chemotherapy na lang. Ang kabutihan ng Diyos ay unti-unti niyang tinatanggal ang sakit ko at unti-unti rin niyang binabawasan ang expenses ko. Andun ang pagpapala niya. Sa ngayon, nakabalik na ako sa pagtuturo at yung mga bagay na hindi ko nagagawa noon ay muli ko na nagagawa ngayon. At ang pinakamaganda sa lahat, sa aking pagbabalik sa aking profesyon ay dala ko ang tunay na pananampalataya, pagtitiwala at pag-asa na ibinigay sa akin ng Diyos bilang pangalawang buhay sa tulong po ng panalangin ng Santo Padre Pio. Kung may hihigit pa sa salitang pasasalamat, yun ang ibibigay ko sa Santo Padre Pio sa ating Panginoon. Dahil dinidinig niya lahat ang aking panalangin. Marami siyang pamamaraan ng pagbibigay ng tulong sa atin na karapat dapat talaga nating pasalamatan. Gumamit siya ng maraming tao, aking mga kamag-anak, aking mga kaibigan, mga kaklase ko ng high school at college, aking mga katrabaho at ang mga dati kong estudyante na ngayon mga professionals na hindi sila nagatubiling magbigay ng tulong, pinansyal, panalangin, moral, lahat na ng klase ng tulong ibinigay nila sa akin. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga may sakit at walang sakit. Dahil tayo humihingi ng kagalingan mula sa Kanya. Idamay natin sila sa ating mga pagdarasal. At ang higit sa lahat, isuko natin kung anuman ang sakit na meron tayo. Higit sa lahat ang mga sakit sa kaluluwa. Dahil yung sakit sa kaluluwa, maliit man o malaki, ang kasalanan ang nagbibigay sa atin ng bawat karamdaman. Kaya sabi nga ni Padre Pio, manalangin, umasa, at huwag mangamba. Because God promises us joy. He promises recovery and He promises restoration.
Yan po ang aking pinanindigan. Kaya pinagkalob sa akin ng Diyos ang kagalingan sa tulong po at intercession ni Santo Padre Pio. Ano mang unos ng buhay si Teacher Daloy ay nagpapatunay na sa kabila ng kanyang matinding karamdaman, ang Diyos ay patuloy na nakikinig sa ating mga kahilingan. Ito ay biyaya mula sa May Kapal, kaya lagi lamang tayong magdasal. Tayo magsitayo. Ngayon, awitin natin ang Come Holy Spirit habang nakataas ang ating kanang kamay at ang ating kaliwa ay nasa dibdib upang humingi ng biyaya kay Santo Padre Pio at biyaya ng Espiritu Santo ng pagpapagaling. Awitin natin ang Come Holy Spirit. Hinagaham tayo ng Come Holy Spirit, ipikit natin ating mga mata at tingin sa Diyos ang pangangailangan natin na pagpapagaling. O Banal na Espiritu, Ikaw ang lakas ng Diyos at bukal ng pagpapagaling. Hinihingi namin sa aming Panginoong Hesukristo na ipadala ang Espiritu ng pagpapagaling sa isip man, sa kaluluwa, sa pangkatawan at emosyon. O Banal na Espiritu, hipuin mo ang bahagi ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming isipan upang sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos maramdaman namin ang init ng iyong pagpapagaling at pagmamahal. O Banal na Espiritu, sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ibahagi mo sa amin ang biyaya ng pagmamahal ng Diyos. O Santo Padre Pio, aming patron, mababang loob kaming dumudulog sa iyo sa oras na ito. Pagilingin po ninyo ang aming karamdaman. Biyayaan po kami ng lakas ng loob na sa lahat ng aming nararamdaman, kaya namin. Kaya namin sapagkat kami may pananampalataya at pananalig sa iyo. O Birhen Maria, sa pamamagitan mo, naramdaman namin na sa pamamagitan ng inyong banal na kamay, yinayakap mo kami bilang aming ina. Ina ni Jesus, ina ng lahat, ina na may sakit, maramdaman namin ang inyong mga mapalad na kamay tulad ng nakilala namin sa Ebanghelyo, puno ka ng grasya. Ikaw ang nagmamahal sa amin. Hingin natin sa pamamagitan ng pagdarasal nito
ang kagalingan ng ating makaramdaman sa katawan, sa kalooban, sa espiritual na karamdaman. Habang tayo nagpapatuloy maghahaming sa kaibuturan ng ating puso, hingin natin sa Diyos ang anumang hinihingi natin na biyaya sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating negosyo, sa ating kaluluwa, sa katawan man, pag-iisip o emosyon. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come. Spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and panalangin para sa pagpapagaling lahat tayo, Panginoon. Kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanabaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa upang maialay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. O mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na tiniis nyo ang mga hapdi at kirot na limang sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasino na po ang aking dinaranas at pinagdadaanan ngayon. Tulungan nyo po ako na maging matiyaga rin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin nyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo tigit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa, lagi kong bigyan ng panahon ng aking sarili na makisalo sa banal na misa kasama ng kapwa, lalo na tuwing Linggo. Pagalingin niyo po ako, alisin niyo po ang anumang nakaliligalig sa akin sa ngalan ni Kristo ang aking Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po'y ating isasagawa ang pagagawad ng langis, kayo ay tahimik na pipila gaya ng pila ng para sa komunyon. Pagdapit po ninyo sa mga ministro, ilalahad ninyo ang inyong mga palad ng magkahiwalay para sa pagtanggap ng banal na langis.
with me, Lord, for you are my light. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy. In this night of exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy on my heart.
Pagligtas mo at tagatubos.
Jesus, ilumina aking sugatang puso. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais babasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pag-ibig sa amin upang ang lahat na dumulog, magdasal, at gumamit na mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapaglingkod at sa inyong lahat na nakaisa sa ating banal na misa at liturhiya ng pagpapagaling na may pagagawad ng langis. Mamayang hapon po, sa 5 ng hapon, ay meron pa ring liturhiya ng pagpapagaling at healing mass pangungunahan ng ating Bicario Foranio, si Father Gami Balita. Lagi po kayong lahat na mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maaari na po nating ialay ang mga bulaklak kay Santo Padre Pio.